ano nga ba ka-epektibo yung carbonized rice hull o yung mga sunog na ipa na pinapalagay natin sa mga ipot ng ating mga mata. Good day everyone, so welcome back to my channel. This is Christian Arsenio at ngayong araw ibabahagi ko po sa inyo ang ginagawa namin dito sa Isabel Leyte. Nag-install po kami ng 5 sets additional po dito sa mga una po nating in-install na set ng RTL package. So ngayon papakita ko po sa inyo kung gaano nga ba ka-epektibo yung carbonized rice hull o yung mga sunog na ipa na pinapalagay natin sa mga ipot ng ating mga manok. So as you can see, dito tayo sa building. Nakikita po ninyo, ito po yung additional space po natin at naman po yung existing po nila. So kung makikita nyo po, ito ang ating mga dito po nahuhulog yung mga ipot ng ating mga manok at pinalagyan po natin sa ating client ng mga carbonized rice hull o yung sunog na mga ipa. So napakaganda po ng feedback from the customer or yung client natin na walang gaanong malakas na amoy o yung ammonia na content dito po sa building po nila. So ay yung mga tae po ng manok hindi po ganun ka baho at ang ginagawa po nila, ito po ay ginagawa nilang fertilizer at pinapadry po nila, binibilad po nila sa araw para gawing fertilizer. So yun, in-encourage ko po lahat na gumamit ng sunog na ipa o yung carbonized rice hull para po maganda po yung waste management po natin. So isa po ito sa tatlong bagay na pinapag-gawa po natin sa ating client, which is the right feeding management, right lighting management, at right waste management. So sana may nakuha po tayong konting kaalaman at happy farming po sa lahat.